Frederick, narinig mo? Kahit sa patakaran mo, sa patakaran ng presidente, bakit hindi mo pwedeng gawing miyembro? Sir, pwede. Susunod pala eh. Frederick? Susunod. Frederick? Sir. Hindi ko ata gusto ang tabas ng dila mo eh. Narinig ko lang sa bibig mo eh. Kususunod pala. Ano bang power tripper ka ba? Pakinig ka! Hey! Nanghihimasok ako dahil mahal ko mga magsasaka. Thank you, sir. Huwag ka maging kontrabidang magsasaka kasi baka ikaw magiging kalaban ko. Nagnanamantala ka ng kapwa magsasaka eh. Ngayon, dahil susunod siya sa patakaran mo, magmamasid ako kung titingnan ko kung may pang-aapi ka. Tutugisin kita. Isa sa mga advokasya ng bitag, ipagtanggol ang mga simpleng magsasaka, mga simpleng tao nagsasaka. Mga totoong tao babad sa putikan, sikat ng araw habang nagbabanat ng buto para sa kakarampot na kita. Gaya na lang ng isang nangangangkong na humihingi ng saklolong ngayon sa hashtag ipabitag mo. Pinagsisira at tinapon daw ang kanyang mga tanim na kangkong ng isang sigat astig na miyembro ng isang samahan. Sumbong niya, Sir Ben, ito lang ang aking pinagkikitaan. Ipagkakait pa ba sa akin to? Buong detalye ng sumbong, panoorin. Isang mangangangkong sa tagpos Binangon ng Rizal, si Larry S. Cabal. Ang pagtatanim ng kangkong ang tanging pinagkukunan nila ng pagkain sa pang-araw-araw. Dagdag pa rito ang maintenance ni Larry sa sakit sa puso at asawang PWD. Subalit, itong Enero a 22 ng tanghali. Sinira po itong aking kangkungan. Ito po ang pinagkukunan namin, sir, ng pampagkain namin araw-araw. Pambili po ng aking gamot, pang maintenance po. Meron po akong sakit sa puso, sir. Awa po nilang sinira itong aming kangkungan na pinagkukunan namin ng pampagkain namin. Ang kangkong na pinaghirapan ng mag-asawa, walang habas na sinira nang nagngangalang si Frederick Buenaventura. Miyembro din daw pano ng sambat o samahan ng mangingisda at mangangangkong sa lugar. Tinanggalan niya po kami ng karapatan na magkangkong dito. Sinisira niya po, dinidemolish niya po lahat ng aming mga kangkong. Ang sumbong, iimbestigahan at haaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo! Makakausap natin ngayong hapon ang nagre-reklamo si Larry. Magandang hapon sa iyo, Larry. Larry Escabal, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, sir. Okay. Larry, ikaw may sakit sa puso? Meron po, sir. Okay. Yung misis mo ay PWD, person with disability? Apo, tuwid po yung kanyang mga daliri. Alright. Kanan, tatuwid po, tuwid. Alright. Kaya kita tinatanong sa ganito dahil unang-unan, iniintindi ko yung kalagayan mo. So, ang pinagkikitaan nyo lamang, ito ay sa pangangangkong dyan sa may lugar ninyo, sa may bahagi ng Laguna Lake at parte dito sa parte. Samahan ninyo, tama? Opo, sir. Mm-hmm. Inarereklamo mo si Frederick Buenaventura, Secretary ng Sambat, samahan ng mga mangangangkong dyan sa lugar ninyo. Mm-hmm. Nakapag-usap ba kayo ni Frederick sa reklamo? Pinapaliwanag mo ba siya? Ba't niya sinira yung kangkong mo? Wala po siyang paliwanag, sir. Basta na lang po siya umalis nung pagkatapos nilang sirain yung kangkungan. Mm-hmm. Sa samahan ba ninyo, kayo ba ay may membership, nagbabayad ng miyembro para sama-sama kayo? Meron pong membership, sir, na 250 po yata. Pero hindi nga po nila ako talagang inano na mamembro kasi hindi po nila ako binibigyan pati kahit na certificate man lang po ng samahan na katunayan ay meron pong samahan. Okay. Permit na pwede ka magkangkong dyan sa may Laguna Lake malapit dyan sa inyo sa Rizal, tama? Opo, galing po ng munisipyo yung permit na yun, sir. Bali, in-appoint na lang din po siya nung aming presidente sa ngayon. Gawa nga po ng hindi naman po nalalayo, parang kamag-anak pa rin po. Mm-hmm. So, ang gusto mong sabihin, sinira ang kangkong mo, ayaw ka maging miyembro nitong si Frederick Buenaventura. Lumalabas na parang siya ang ayaw sa iyo, pero ikaw'y gusto mo, gusto ng mga kasamahan mo, kaya lang pinipersonal ka na ayaw ka niyang maging miyembro. Tama? Opo, sir. Ano bang dahilan? May alitan ba kayo? Or ano ba? Una po kasing alitan namin yun, sir. Nakiraan po ako roon sa may area ng kanyang kangkungan kasi po ang tanim po niya,
mula po gilid ng Pangpang hanggang doon po sa kalautan, siguro kung susukatin po, mahigit kumulang o mga 300 meters o okay. Nasa ganun po, 300. So wala pong daanan. Ngayon po, nakakita po ako ng puwang na maliit, kasi naman po yung bangkat, wala naman po ako ng naging kangkong. Tapos yung bandang gitna po is malinis. So magkabilang gilid po, yun po yung bakod. So parehas naman wala po ako nasagasaan na kangkong. Okay. Nung bumili po ako ng bungkawin na gagamitin namin panali dito sa may Tuwason compound, yun nga po napan ako doon. Pagkatapos ko pong bumili, bumalik po ako. Doon na po ako, pagpasok ko po ulit doon sa may area niya, doon yun na po ako binitawan ng pagmumura, sir. Okay. Binura niya ako. Sabi ko, nakikiraan lang ako. Sino ba ang magbibigay ng approval kung sino maging miyembro ng inyong samahan na mga ngwangkong dyan sa lugar ninyo? Dapat po talaga, sir, yung presidente. Binaliwala niya yung presidente. Binaliwala niya, hindi siya respeto sa presidente. Okay. Ang sambat ay samahang mangingisda't mangangangkong sa barangay Tagpos dyan sa inyo. Okay? Secretary Frederick Bonaventura, tawagan nga at makausap nga muna to. Ano bang problema nito? Bakit nagkakaganitong asal nito? Hello. Hello, good afternoon. Frederick Bonaventura, magandang hapon yes, sa iyo. Magandang hapon, Frederick. Si Ben Tulfo sa PTV4, ano? Live tayo. Kayo pala. Okay. Frederick, may magtatanong lang sana ako. May dinulog sa amin na reklamo itong si Larry Escobar na miyembro din ata ng samahan ninyo. Samahang ito'y mangingisda at mangangangkong o sambat dyan sa barangay Tagpos. Ano bang problema hindi, rito? Hindi po namin member yan, sir. Okay. Yan po ay tigatay-tay. Sino ba ang nagbibigay ng approval kung sino maging miyembro? Ang presidente, ikaw? Secretary po ako, sir. Secretary po ako ng samahan. Ngayon, meron po kaming guidelines na sinusunod. Sino dapat ang magpapatupad? Sandali muna, Frederick. Sino dapat ang magpapatupad? Secretary or presidente? Or ito'y pag-uusapan muna, consensus? Or sa iyo lang nakaatang ang desisyon dito? Ah, hindi yun, sir. Napag-usapan po na official meeting yan. So, meron bang kung napag-usapan ng official meeting, saan kayo kumukuha ng ito'y permit pagdating sa party rito sa inyong samahan? Sa munisipyo, sir. Sa munisipyo. Ano bang requirements para maging miyembro ng samahan? Kailangan po, sir, lihitin mo na mangingisda. Kasi alternative lang po ng mangingisda yung pagkakangkong eh. Mm-hmm. Okay. Ngayon, kung kayo po ay nakabili, eh dapat po hindi kayo bumibili. Dahil po, free po ang pagkakangkong. Free dahil nga po sa mangingisda lang po dapat nakatoka. Nalihitin mo ang tigabinangunan. Okay. So, anong problema natin kay Larry Escobar? Bakit hindi natin pwedeng pagbigyan? At gusto niya namang mabuhay naman, eh siguro maintindihan mo, pagsasaka. Sa presidente ba? Ang presidente ba may kapangyarihan pagdating sa mga miyembro? Yes, sir. Alright. Ikaw ba't ang presidente ng inyong samahan? Eh, nagkakasundo si Crispin Valdez. Hindi, sir. Oh, well. Sino ngayon ang magbibigay ng authorization? Sino magbibigay ng approval kung ang presidente hindi mo makakasundo? Siya pa rin, sir. Kasi oh, ngayon, kung siya, sa palagay mo, sandali muna, sa palagay mo kaya itong presidente, umaayon na pagbigyan itong si Larry na maging miyembro ninyo kasi may voting right din naman siya. Yun ang pagkaintindi ko. Totoo ba to? Sir, ang sabi po ng chairman namin... Sino ang chairman ninyo? Si Jose Valdez po. Sino si Jose Valdez? Yung po ang chairman ng aming samahan. Okay, kung chairman ninyo, tatanong ko, kayo ba'y rehistrado sa Securities and Exchange Commission? Hindi pa, sir. O, kung hindi kayo rehistrado. So, sa makatuwid, yung kapangyarihan na meron kayo, pwedeng manghimasok itong extension officer ng fisheries sector ng Binangonan, si Maryam Pernan, at saka... Tama? Kinausap na rin po ako. Okay. Kinausap na rin po ako, sir. Okay. Kaya ako pumunta rito. Pakinggan mo. Hindi naman siguro Chino to na parang kumakamkam ng tubig dyan sa may Laguna Lake. Wala naman sa China siyan. Ano ang problema rito kay Larry Escobar na bakit ayaw mo maging miyembro? Ay gusto lang mabuhay, may sakit sa puso. Ang kanyang asawa, PWD. Bakit ayaw mo siyang maging miyembro? Ayaw mong sumunod sa aming patakaran. Sinong amin? Ang presidente ba sang-ayon sa ginagawa mo? Sandali, sandali. Pakinggan mo muna ako. Huwag, hindi ako nakikipagtalo sa iyo. Inaayos ko lang. Okay po, sir. Okay, patapusin mo ako din. Ang presidente ba ng inyong samahan sang-ayon na maging miyembro si Larry? Oo o hindi?
Sang-ayon naman, sir. Okay, kung presidente, anong kapangyarihan ng presidente? Sino mas mataas ng samahan, ang presidente ng samahan or sekretaryo ng samahan? Sino mas may kapangyarihan? Magbibigay ng konsiderasyon. Presidente, sir. Okay, makinig ka. Kung ako presidente, ikaw sekretary ko at pagkatapos ako'y sinusuway mo, may kalalagyan ka sa akin. Hindi, sir. Kasi, hindi, kay, hindi, no, makinggan mo ako. Huwag ka makipagtalo sa akin kasi importante to na ako'y manghihimasok dahil kayo mga magsasaka. Dikit sa puso ko ang pagsasaka ninyo man. Pakinggan mo ako. Shut up! Makinggan mo ako. Dikit sa puso ko ang mga magsasaka. Basta't pagsasaka. Isa lang kayo mga magsasaka. Yes, sir. Ano ang problema mo kay Larry kung bakit ayaw mo siya maging miyembro? Nakabili ho siya dalawang pwesto sa aming baryo. Kami pong liit yung mag-angkong, nagtagatanim lang. Siya po, nakapagpundar ng tricycle at nag-apartment. Sandali muna, inggit na yan. Bakit hindi mo siya pwede? Sandali, bakit hindi mo siya pwede gawing miyembro at pwede naman siya maging miyembro dahil ang presidente, hindi okay. Hindi mo siya tigatagpo, sir. Sandali, ano bang tingin nitong presidente? Di ba magkakontra kayo ng presidente? Hindi, sir. Ano ang sinasabi ng presidente? Sandali, ano ang sinasabi ng presidente? Sir, ang sabi ng presidente, kailangan lehitimong tigatagpos o tigabinaunan, magtatanim sa baryo ng binaunan. Alright. Sige, ganito. Larry, ano ang sinabi ng presidente ng samahan ninyo? Ano po, sir? Sa kanya po, okay po. Gusto niya po akong ayusin ang lahat. Membro po lahat ng mga nangangailangan na ayusin na lang po. Total po, napakatagal na po namin ang kangkungan na yan Mm-hmm. So, pabor ang presidente na ikay maging miyembro basta sumunod ka sa mga patakaran? Pabor po. Basta sumunod ka sa patakaran ng sambat? Kahit sa patakaran po ni Frederick, pabor po akong sumunod. Basta po, imembro ako. Huwag pong sirain yung aming pinaghirapan. Pinaghirapan po ng kumo ko yun eh. Yun lang ang gusto mo. Kahit sa patakaran ni Frederick, susunod ka. Kailangan mo lang ng hanap buhay. Tama? Opo. Okay. Frederick, narinig mo. Kahit sa patakaran mo, sa patakaran ng presidente, bakit hindi mo pwedeng gawing miyembro? Sir, pwede. Susunod pala eh. Yun lang po problema, sir eh. Frederick? Susunod. Frederick? Sir. Sir. Hindi ko ata gusto ang tabas ng dila mo eh. Hindi, sir. Sandali, pakinggan mo ako, ha? Pakinggan mo ako. Sige po, sir. Narinig ko lang sa bibig mo, eh. Susunod pala. Anong bang power tripper ka ba? Susunod po, sir. Makinig ka. Hey! O, sir. O, sige, sir. Sige, pa. Paiinitin mo bang ulo ko? Gusto mo ba ako maging kaibigan? Idol mo ba ako? Talagang baka magiging, kumbaga. Pakinggan mo ako. Sige, sir. Nanghihimasok ako dahil mahal ko mga magsasaka. Thank you, sir. Huwag ka maging kontrabidang magsasaka kasi baka ikaw magiging kalaban ko. Nagnanamantala ka ng kapwa magsasaka eh. Hindi naman, sir. Pakinggan mo ako, tagapagtanggol ako ng mga inaapi. May nakikita ako pang-api sa ginagawa mo, kapangyarihan mo, pinagduduldulan mo. Wala naman kayong... Kumbaga hindi naman kayo rehistrado sa SEC. In-appoint ka lang dyan ng lokal na pamahalan, ng sisino-sino ka na. Kausap na namin mismo. Yung fishery, munisipyo, mapapahiya ka rito. Buti nga ka mo, hindi sumasagot itong mga talpulana kung sino man itong mga Estas, Uhudas, Barabas dyan sa munisipyo kasi mapagsasabihan namin eh. Sa ayaw mo, sa gusto, mapapamiembro ko to eh. O ngayon, para sa akin, bakit ayaw mo? Tanggapin mo ang pagiging miyembro nito kasi susunod naman pala sa patakaran mo eh. Ngayon, dahil susunod siya sa patakaran mo, magmamasid ako kung titingnan ko kung may pang-aapi ka. Tutugising kita. Ayaw po na. Okay, ganun. Sige, para ganun. Yes, mapapangako mo ba? Tatanggapin mo na pagiging miyembro ni Laris ka ba? Yun. Okay, wala na marami. Narinig ko na yan, ha? Yes, sir. Okay, Larry. Susunod, sir. Hey! Ang patakaran ay hindi sa'yo. Ano mang patakaran na yan ay manggagaling sa munisipyo, appointed ka lang. Yes, sir. Napaka-power hungry mo. Pag ako pumunta rin, baka maipot ka sa karsonsilyo mo, umayos ka. Okay, ganito lang, Larry. Sumunod ka sa patakaran ng samahan, hindi patakaran itong si Frederick. Ang patakaran dyan ay nauukol doon sa kalikasan, doon sa paligid, doon sa sinasabing kapaligiran ng lake.
Naintindihan mo ba ako? Lokal na pamahalaan. Hindi sapat na karoon itong sekretary ninyo. Hindi niya kapangyarihan yan. Ipinagkaloob yan, prebelehiyo, nagmumula sa munisipyo para sa lahat. Narinig mo ba ako, Frederick? Yes, sir. Wala po agad siya. Ang kapangyarihan mo, hindi kapangyarihan na para sa iyo. Yes, sir. Totoo yan. Nakikisawsaw ka lang sa munisipyo, lokal na pamahalaan. Hindi po, sir. Sumusunod lang po. Makinig ka. Pati lokal na pamahalaan, mapagsasabihan namin dito, mapapahiya ka, hindi mo magustuhan. Pag kami manghimasok dyan, baka mamaya kakagalitan ka. So dito pa lang, mag-uusap na tayo, baka pati mayor, baka pati mapapahiya, malilintikan ka lalo. Huwag mong gagamin ang pang-aape hanggat may tulfo na Ben Tulfo, si Bitan. Tatayo ako. Kami mga tulfo, Rafi, Erwin. Alam ko sir, lahat po, kilala kaya ko. Kaya nga, so sir, ngayon, idol ko lahat, eto na si Tigre. Kung idol mo ako, bossing, wala na tayong maraming pag-usapan, sumunod ka rin sa patakaran ng kalikasan, sa patakaran ng gobyerno, hindi patakaran mo. Ay, hindi to sir, wala akong patakaran sa So rin. Simula ngayon, tanggapin mo si Larry Ascabal. Oo sir. Okay, Larry, simula ngayon. Larry, congratulations. You are now a member of Sambat. Pag may problema ka, lapit ka sa akin, magpapadala ako ng tao sa munisipyo, papapatawag ko si Frederick sa harap ni Mayor, sa harap ng LLDA, sa harap mismo pati ng BIFAR. Lahat yan, mapapakilos namin. So, Frederick, maraming salamat sa iyong pakikisama at pakikitungo sa ayaw mo sir. Sa gusto, gawin mo miyembro to si Larry. Okay? Yes, maraming salamat. Huwag mo nang uulitin. Thank you. Yes, Larga. Okay, Larry. Yes, sir. Okay ba? Okay. Ayun! Po, sir. Wala na marami. Salamat po, sir. Po, sir. Maraming salamat po. Walang anuman. Basta kayo. Okay? Okay po. Anytime, pwede kayong tumawag sa akin kapag medyo nagkakaproblema at nagbulilyaso, Larry. Okay? Tiyak mo yan. Po. Alright. Ingat. Salamat din sa tiwala. God bless you, sir. God bless as well. Okay. Nag-iisang pambansang sumbungan. Klasik-klasing reklamo. Pero tinatanggap po namin, sinusolusyonan, bibigay linaw. Lahat po niyan. Nag-iisang pambansang sumbungan. Hashtag, ipabitag mo.